kaligtasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Pilisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Apek naman ang mga Pilisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Pilisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan. At sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Opni at Pinis. Ang mga Israelita'y napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaungaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Pilisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano nga ngayon ang mangyayari sa atin
ngayon pa lamang tayo makakaranas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpapakalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo, muling naglaban ang mga Pilisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Pilisteo at pinatay sina Opni at Pinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami yung iligtas. Pag-ibig mo'y di kukupas. Poon, kami yung iligtas. Pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayon iyong itakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo namin, binayaat hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon, kami yung iligtas. Pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hintil ay nagtawa. Inuyam kaming lagi, kami ininis nila. Pati bansang walang Diyos, sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon, kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami wag mong pagkubiglihan, wag magtago sa amin. Ang pangamba namin't hirap ay wag mong lilimutin. Poon, kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di, nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon
sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung may isang bagay ang pwede nating matutunan sa ketongin sa ating ebanghelyong narinig, ito ay ang pagkakaroon ng buo ang kalooban at bukas ang loob para sa Diyos. Buo at bukas ang loob para sa Diyos. Alam natin na bawal ang ketongin na lumapit sa mga tao. Dahil may batas na nagsasabing bawal silang makihalubilo, bawal silang humipo ng mga tao. Marami rin namang umiiwas sa ganitong klase ng sakit sapagkat walang lunas ang ketong noong panahon ni Jesus. Kumbaga, marami ang hadlang para ang ketongin ay makalapit at makakuha ng kagalingan, lalo na kay Jesus. Pero dahil buo ang loob at bukas ang kanyang loob para sa Diyos, kahit may mga hadlang, hinarap niya ito. Hinarap niya ang mga ito. Kaya siya nakalapit kay Jesus at nakatanggap ng kagalingan mula kay Jesus. Sadyang sa laban ng buhay, kasama ang kalooban. Hindi lang lahat physical na lakas ang dapat ginagamit. Although hindi ko po sinasabing hindi kasama, sabi ko po hindi lang. So kasama ang physical na lakas, pero kapag buo, malakas at bukas ang loob sa Diyos, anumang balakid at pagsubok, nakakayanang pagtagumpayan. Ito po yung pinakita sa atin ng ating unang pagbasa, na talo ang mga Israelita ng mga Filisteo. Nakakagulat dahil 2 beses silang tinalo, samantalang nasa kanila ang pabor ng Diyos. Alam ng lahat na mahal sila ng Diyos. Pero kahit ganun, sila ay natalo. Ganito ang realidad ng buhay. Minsan panalo, minsan talo. Tayo nga mga deboto at tayo dito sa Quiapo, pinaghandaan natin ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kalahating taon, 6 na buwan ang ginugol natin para maihanda ang lahat, para paghandaan ang lahat. Pero nahadlangan dahil sa hindi inaasahan. Para sa iba, pagkatalo ito. Sa mga ibang deboto, malungkot. Kasi pakiramdam nila, talo na naman tayo. Pero ito yung magandang tingnan
at paghugutan natin ng aral, baka kailangan lang natin mas buksan ang ating kalooban sa Diyos para makuha ang mensahe na nais niya para sa atin. Lakasan lang natin yung ating loob na tanggapin ang anumang aral at nais sa atin iparating. Sa huli, talo man tayo sa paningin ng iba dahil tayo ay natuto at nagbago sa pangyayari, ito ang ating magiging pagkapanalo. Marami na naman tayong kahaharapin ngayong bagong taon, pero tandaan, talo man o panalo, kung pananatilihin nating malakas at bukas ang ating loob para sa Diyos, anuman ang dumating, sa huli, alam natin na kasama nating lumalaban ang Diyos. At dahil dito, walang uuwing talo. Amen. Minamahal ko mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit. Ating sambitin sa bawat panalangin, Amang Mahabagin, pakinggan mo kami. Amang Mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan. Manalangin tayo. Amang Mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang Mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang Mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang Mahabagin, pakinggan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang Mahabagin, pakinggan mo kami. Maawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pangunawa sa mga nagdurusa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Gawa.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kayo hindi naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ikaw ang buntong hininga
lang. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Maslan, pahupain ang bukso ng kalungkutan, yakapin ng buong higpit yung anak ng mayak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkalob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, sa ating buhay, minsan panalo, minsan talo. Pero kung malakas, bukas, at buo ang ating loob sa Diyos, kahit kailan, lagi tayong panalo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mga nasa labas, itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang
humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.